Mas gusto nyo matulog at tumambay sa kasinungalingan. Maraming inosente yung tao ang nagdurusa nang dahil lang sa halaman na yan. Come on, government. Come on, Philippine nation. What are we doing? So, what's up, everyone? It's your boy, Billy Jack Sanchez. You wanna know why, yo? So, before we start our content for today, I would like to greet everyone a very wonderful day ahead para sa lahat ng mga tao. Welcome to Billy Jack Sanchez. You wanna know why? Reality assorted vlogs and many more. Sit back, relax, and enjoy the show. And of course, I would like to congratulate my son and will welcome him in this lovely earth that we have. Mga bro, for today's content, ang konteksto natin is all about the arrest happening on the son of the Secretary Justice, Remula, no? Yung anak niya nahuli. Nakita ko sa aking newsfeed here on Facebook, napaka-trending and sobrang hype, ang daming tao nakakilala, talagang nabalitaan ng mga tao sa pagkakahuli sa kanya on allegedly Kush, or also known as high-grade marijuana. So right now, ito sa aking MacBook, tinitignan ko, nandito ako ngayon sa themanilatimes.net, no? So, ang article dito, Justice Secretary Remula's son, nab in drug bust. Yun yung title. So, ang update, the eldest son of Justice Secretary Jesus Crispin Remula was arrested during anti-illegal drug operations in Las Piñas City. Initial reports received by the Manila Times identified the suspect as Juanito Jose Diaz Remula III. 38 years old and a resident of Primrose BF Resort Village in Las Piñas City. Remula was said to be consignee of a parcel from a certain Benjamin Hoffman of 1524 Herbland Street, San Diego, California, which contained a 937 grams of high-grade marijuana or kush with a street value of 1.31 million peso. Operatives of the Ninoy Aquino International Airport along with Philippine Drug Enforcement Agency and Interagency Drug Interdiction Task Group conducted a controlled delivery that resulted in his arrest on Tuesday, October 11. Remula underwent inquest proceedings on Thursday morning at the Las Piñas Prosecutor's Office before he was taken to the Pideya Jail in Quezon City. So, na-prosecute siya, no? Ang pagkakaintindi ko sa article na to, sa Quezon City. At with the joint force of NAIA, Pideya, and IADITG, nagsagawa sila ng drug bust. Alam na nila ano ba yung parcel na marireceive ng tao, no? So ito, in a handwritten statement, Secretary Remula vowed that he will neither interfere in nor influence in his son's predicament and that he has not done so in any way. I am both a father and the Secretary of Justice, roles that I take very seriously. We all know about unconditional love, but at 38 years old, he will have to face his predicament as a fully emancipated child, Remula said. I have to abide by the oath of office I took when I assumed this position. Dito maliwanag na nagbigay na po ng statement itong ating Secretary Justice, no? Dahil nga napakalakas na position niyan, sinasabi ko sa inyo. Ang Secretary of Justice lang naman ang may hawak sa lahat ng prosecutor's office nationwide, mga tol. At syempre, this is a very heartbreaking news. As a father, as I am a Secretary of Justice, and my son was related in a drug arrest. Pero, ito ang masasabi ko sa inyo mga tuliwano. Why? As we all know, we are in a very progressive country nowadays. And we are trying to accept what are the good benefits of the plant itself. It was been talked in Senate office, di ba? Ng ating mga senador na pinapangunahan pa ito ni Mr. Robin Padilla. Na ating senador, no? At sinisigundan din to ni Senator Bato. So, if these things are happening right now in the Philippines and we cannot normalize that thing or we cannot accept that there's such thing that is happening
that from a legal country, they are trying to feed us with their plant itself. And we as Filipinos, napapag-iwanan tayo, we don't accept such things na this is a normal thing. Sa atin na may problema. Hindi ko sinasabi na kumukontra ako sa batas. Hindi ko rin sinasabi na tutol ako sa batas. But I am a person who is saying the things that needs to be reformed. And of course, he was, if I'm not mistaken, he was arrested and being prosecuted of RA 9165, Section 4. No? So that is like importing of contrabands or illegal drugs. No? Correct me if I'm wrong, mga tol. So illegal importing yan. Eh, nagkataon, yung taong nagpadala sa kanya, no, ng parcel, eh, is not liable of any judicial law punishment. Kasi nga, legal sa kanila. Pero, eto, na yung anak ni Secretary Justice Remula, eh, liable. Pero, syempre, we don't have the concrete evidence to jump into conclusion na totoo ba na kush yung laman nun? Or alam niya ba kung anong laman nung parcel na yon, di ba? So ito lang masasabi ko, those things are very irrelevant. Kung gusto natin magprogreso, if we want progress for our Philippine nation, we must accept things to get normalized, di ba? We must maximize our resources. Hindi, tingnan nyo, no? Parang nangyari, ibang bansa pa makikinabang sa bayan ng Pilipinas. Sila pa nagpapadala. Eh kung let's make it other way around, na tayo ang magpadala mula sa ating bansa papunta sa kanilang bansa ng ating marijuana na tinatawag natin dito na kangkush, no? Kangkush, like it's a local weed, no? Sorry for the term, kangkush, kasi para siyang kangkong talaga. Like, pag tinignan mo siya, mahahaba ang hibla, kangkong ang itsura. Talagang parang halaman lang talaga. Hindi siya parang eh. It's a plant itself. Mga tol, kung papansinin ninyo, we are trying to imitate the American standard of lifestyle. Diba? Pero dapat hindi natin yan gayahin or imitate. We must surpass it. We must prove that Philippine nation will be the strongest nation. How do we do that? By, of course, reforming some of our laws and maximizing our resources. Ito, just to share, no? The current president of the United States of America, President Biden, no, gave a presidential pardon to all arrested persons before the marijuana got legalized. That is related to using and possession. Pero sa trafficking, hindi niya pa nabigyan ng pardon yung mga na-involved sa trafficking ng marijuana. No. Kung nga ang presidente ng US ay nagbigay ng pardon sa mga taong nakulong before na legalize ang marijuana, it means to say na it's normal, na there is nothing wrong with the plant itself. Diba? Sige nga, tanungin kita. Have you done your research as being a Filipino or a responsible Filipino? What is the capabilities or what's inside a marijuana plant itself? Or you just knew it because they said it is a bad thing to consume? Diba? Hindi niya ba napansin? We just got systematized. We are blinded by lies. Now we love seeing lie things instead of accepting truth, no? Mas gusto natin paniwalaan ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Nabubulag tayo dyan, no? Eh talagang ang daming bulag na Pilipino at maraming tulog at hindi gising sa katotohanan. Mas gusto nyo matulog at tumambay sa kasinungalingan kaysa sa magising sa katotohanan na walang masama sa halaman mismo. Ngayon, tanungin kita, no? Paano kung itong halaman na ito ay magsasalba sa ekonomiya ng Pilipinas, hahadlang ka pa rin ba?
Remind ko lang kayo ulit, no? Way back 2017, I got viral. You wanna know why? The statement of those words na ginamit ko. And I was able to explain the good side of the plant itself. Na sinabi ko na it can eradicate a lot of illnesses, no? It can use to prevention and cure. When I say by that, it is used by cancer patients. You don't need to undergo chemotherapy na which is very expensive just for your cancer to be cured. Diba? You just need a maintenance. Sa mga may high blood, sa may sakit sa tiyan, sa may headache, if you lost your appetite, sa mga anorexic, or sa mga tamad mag-isip, it can activate your brain cells. So, ano nga bang kinasama ng alamang ito? Hindi lang yon, sa iba't ibang industriya pa. Have you ever thought the first hemp rope in the world was made in the Philippines? The strongest hemp rope. And what is hemp? Hemp is a plant, marijuana itself. Tapos nasa history ng mundo na ang kauna-unahang lubid na ginamit ay naginawa gamit ang marijuana ay galing sa Pilipinas. Tapos sasabihin mo, bilang ikaw ay isang Pilipino, sinasabi mo, masama ang halamang ito. Hindi mo ba alam na mas matitibay ang mga gawa ng damit galing sa hemp fibers? Or sabihin na lang natin, pwede rin mag-extract ng cooking oil mula sa hemp plants. Or industrial oil if some scientist knows how to extract it properly. No? I'm not in the position to state those words. Sana nga eh, may mga Filipino scientist naman tayo, diba? Na sana maimbitahan nyo sa Senado para mas ma-explain at ma-reforma na ang batas tungkol dyan. Dahil maraming innocent na yung tao ang nagdurusa nang dahil lang sa halaman na yan. Now, this country shouldn't be depriving all of the Filipinos have the knowledge of this plant is really good in our society. It's not a menace. It's just a taboo na tinuro sa mga tao na masama tong halaman na to. Yun lang, no? I hope, ito sa pagkahuli ng anak ni Secretary Justice Remula, it will be one of the wake-up calls na come on, government. Come on, Philippine nation. What are we doing? We need to make a progress as soon as possible. Diba? If you want to surpass other countries' standards, who is stronger than us, syempre, first step, imitate. And try to develop the things na kinopya natin. Diba? Now, we will make it better, no? Na mas mabuti. So, yun lang masasabi ko, no? I hope talaga the due process for this thing na very hype ang all of the Filipinos. Samot saring komento sa bawat Pilipino na akala mo eksperto, Poncho Pilato, mapangusgang mga tao, no? Na sinasabi, adik, keso gento, keso ganyan. Men, no? You don't have the right to say bad things on the person itself. You don't even know if it is real na talagang marijuana yung laman ng parcel, or the person who received the parcel, he knows what is inside the parcel itself. Yun lang masasabi ko. Wala tayo sa posisyon para pangunahan ng mga bagay-bagay. Kung ganito man ang mga nangyari, I hope, no, mabibigyan rin ng magandang proseso ng hustisya ito para sa anak ni Secretary Justice Remula. Para sa akin lang, ha, I'm advocating the plant itself. Filipinos shouldn't be deprived of this plant, no? Kasi, talaga nakakadismayam eh. Na, Pilipino ka, matalino ka, we should be the strongest nation of this lovely earth that we have, pero mangmang tayo pagdating sa halaman na yan. Nakakahiya naman, no? Nakakatawa talagang isipin, na nakakahiya rin talaga, no? Na dahil lang sa halaman, magkakaganyan tayo. Nagkakaroon tayo ng division, ng paniniwala. May mga taong pinaglalaban na masama talaga ito, na where in fact they don't know what is inside the plant itself.
They are just blinded of lies. Wake up, Philippine nation. Nakakahiya. No? Tayo, pinagtatawanan tayo nito, ah. Sabi ko sa iyo, ah. Yung nagpadalang tao nito dito sa anak ni Secretary Justice Remulan, natatawa niyan. Just because of this plan, evil got in jail for a lifetime. Nakakatakot yun, men, di ba? Pero sa kanila, they just smoke it every day. They live by it. They make money out of it. That is the most important thing. They make money out of it. Marami magbubukas na opportunity sa bawat Pilipino. Pag matututo tayo, turuan ng sarili natin na kailangan na itong halaman na ito makatulong sa ekonomiya natin. Yun lang yun. At unang-unang makikinabang dyan, sinasabi ko sa inyo, the land of Cordillera. Sinasabi ko, Cordillera region, andyan ang pinakamagandang soil para mag-grow yan naturally. No? You don't need fertilizers, you don't need chemical things. Konti ang magiging investment or ipapalabas na kapital dyan. Dahil natural na tumutubo yan. Hindi mo na kailangan itanim kung saan siya tumutubo sa bayan ng Cordilleras. Yun lang. So anyway, yun lang masasabi ko. Hate me or love me, I don't care. I state the words that I want to say for the people who doesn't know about the plan itself na sarado pa ang isip na magising. Yun lang. So don't hate, spread love and educate and learn love since the day. This is Billy Jack Sanchez. You wanna know why? See you on my next vlog. Peace. Edit na lang ako.